So muli po, welcome back to our channel again mga kawerman. Ngayon araw ay tuturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng pinaka safety at simple extension cord na ginagamit sa ating bahay. So nandito ating mga materyales, meron tayong square box, Johnson box ang tawag. So ginawa ko lang, kinat ko na yung plate nya, cover nya, para ilagay natin yung device natin. Meron tayong saksakan na 15 amperes ang capacity. Medyo luma na kaya lang pwede pa. At meron tayong switch. Gagamitin natin ng switch. Yan. 15 amperes din itong switch na to. At gagamit din tayo ng digital voltmeter para malaman natin yung voltahe na pumapasok sa ating extension cord. So meron tayong mga jumper wire. Yan. Meron na siyang lugs. Nilagyan ko na ng lugs. Yan. Para susuksok na lang natin. So, meron tayong royal cord at meron tayong rubberized na plug. So, pinakauli, ito yung gagamitin natin na device. Yung tinatawag na thermal switch. So, ano ba ang thermal switch? To open and close contact to control the flow of electrical current in response to temperature. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng problema, para makaiwas sa sunog, ito yung gagamitin natin. So, let's do it mga kawireman. Umpisa na natin ang pagwa-wiring. So, unang gagawin natin, itong outlet natin. Tanggalin mo natin yung corner. Lagay natin dito. Para may lagay natin yung mga wire. Lalagyan mo natin ng screw. Pag nilagay na natin, lagayin mo natin. Okay. So, susunod, wire natin. Pasok natin. So, anong gagawin natin? Ilagay din natin to. Voltmeter natin. Susunod, ito ang switch natin. Dito natin lagay yung switch. At susunod, itong thermal switch natin. Ayan. Nakap na ito siya. Pag nalagay natin yung mga device natin, ngayon, lalagyan natin ng wire. So, yung supply natin, red saka white. Yung white, lagay natin dito sa switch natin. Yan. So, lalagyan natin ng jumper tong switch. Lalagay natin dito sa thermal switch. Itong terminal na isa din natin gagamitin yan. Bali, dalawa lang gagamitin natin. Lalagay natin dito sa thermal switch. So, yan. Line 1 natin. Pumunta sa switch. Pumunta sa thermal switch. So, yung isang terminal na thermal switch natin, ilalagay natin dito sa outlet. Sasama natin yung isang wire ng voltmeter natin. Pwede natin pagsamahin dyan.
yan. Lagyan natin dito. Pwede natin i-screw. Kapag may fit na siya, yung isang yung wire na puti, dito natin ilagay ulit sa thermal switch natin. So, kumpleto na tayo doon sa line 1 natin. Ngayon naman, titira naman yung isang linya ng voltmeter natin. Sasama na rin natin dito sa supply natin, sa royal cord. Kailan natin na ganyan. Tapos, lagay natin dito sa line 2 ng saksakan natin. Yan mga kuwerman, tapos na tayo. So, that's it mga kuwerman. Simple lang ang wiring nito. Pwede natin ipwesto dito. So, ngayon, magte-testing na tayo. So, meron tayong mga drill machine at yung grinder. Yun ang kaya niyan dalhin yan sa saksakan na yan. Gusto mo, dagdagan mo pa lang ibang tools, pwede naman. So, isaksak na natin. Yan. On natin, switch. Yan, meron na siyang digital. Nakikita mo kung ilang volt tayo bumapasok. So, pwede mo yung palitan ito ng universal. Yan. Yan. Testingin natin. Meron ito. Meron ka ng heavy duty na saksakan. So, kung gusto, palitan mo lang ito yung frame nito. Lagyan mo ng kahoy para hilahilayan mo. Pwede. Lagyan mo siya ng takip. Para sa waterproof, pwede rin. So, ganyan lang mga kuwerman. At sana nagustuhan nyo itong video na to. At maraming salamat. Mag-comment lang kayo kung anong pang gusto nyong upload natin. At share. Maraming salamat ulit sa inyo. God bless sa inyo lahat. So muli po, papakita ko lang sa inyo yung drawing natin sa install natin na outlet. So ito yung linya natin. Line 1, line 2. So yung switch natin, naka-series lang siya. Yan, papunta dito sa thermal switch. Papunta ulit dito sa digital, ano natin, voltmeter. Tapos, pumunta sa socket natin, outlet. So, ito naman yung line 2 natin. Line 2. Punta dun sa voltmeter natin, yung isang linya. Tapos, pumunta sa socket natin. So, simple lang mga kuwerman, di ba? So, maraming salamat ulit. God bless sa atin lahat. Ulit, mga kuwerman. Hanggang sa susunod.